Magandang araw mga pare koy, pati na rin sa mga mare koy. Pakikita ko naman ngayon sa inyo kung paano magluto ng sumang magkayakap o sumang tamalis dito sa Batangas, sa amin, sa Taysan. Pero ang gagawin namin ngayon ay hindi na siya magkayakap kasi medyo matagal maluto pag magkayakap yung sumang. Paghihiwalay na natin ngayon. Magkaaway. Sumang magkaaway. Tara, simulan na natin. Magla-live muna tayo ng dahon ng saging. Yan, ang dahon po ng saging ay nilalaib. Yan po yung ibabalot natin sa gagawin nating suman. Magbabalot na po ng bigas na malagkit. Ayan po. Ilalagay po sa pinag-cross na dahon ng saging. Ito nga pala kung gagawing suman ay isang salop na malagkit. Dalawang kutsarang lihiya at saka po asin. Panoorin po natin kung paano yung paggagawa. After po niyang malagyan ng mga dalawang kutsarang malagkit, ibabalot naman po yan dun sa nilaib na dahon ng saging. Yan. Para po hindi habang niluluto ay hindi manabog o sumabog yung mga bigas na sa loob. Yan po. Yan. Yan. Tataktak po yan para magparehas po yung mga gilid. At mamaya ilalagay mo muna po sa isang tabi at mamaya po tatalian. Ngayon naman po, sisimulan ko na ang talian yung mga nagawang suman. Ganyan lang po yung pagtatali. Dalawang ikot para mas matibay. Pagkukrusin lang po yan. Then, itatali nyo na. Huwag nyo itatali ng paribon kasi pag paribon, maaari po siyang matanggal yung tali at maging sumabog yung niluto nyo suman. Ibang way po kasi ng pagluluto yung gagawin namin. Dati po kasi ang ginagawa naming pagluluto, nilalagay namin sa malaking kaldero lahat, tutubigan, tapos ihintayin na lang namin hanggang maluto. Umaabot po yun ng 4 to 6 hours bago po siya maluto, kaya sobrang tagal. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano yung gagawin namin pagluluto. Ayan po, natalian ko ng lahat. Balik ko lang pong 100 piraso yan. Kaya pwede na natin lutuin. Dito namin na lulutuin sa tulyasay. Yan, nagdikit na ho kamay. Lalagyan na lang ho yan ng tubig. Yan, papantayin ko lang ho ng konti. At tabingi eh. Yan. Kunti lang. Yan. Amin hong gagatungan yan. Gagatungan ho ng tatay.
Lalagyan ko na ho yan ng tubig. Yan. Lalagay ko na ho lahat. Yan, ayos na ho yan. Ganyan ka damay. Papatayin ko lang ulit na konti. Medyo tabingi pa pala. Yan. Atin nung tatakloban, hintay natin kumulo, bumulak. Yan. Nalagyan ko ho ng yero do sa gilid para yung apoyo ay hindi mahangin. Susulong ko lang ho yung gatong para mas mabilis sa bumulak. Tubig. Pag bulak ko niyan, pwede na natin ilagay yung suman. Natin ang sulungan uli at ang apoy nasa tabi na. I-check na natin kung nabulak na yung tubig. Hindi pa, pero malapit na. Siya, ating tatakloban ulit para bumulak, madaling bumulak. Okay, taklobe. Ayan, nilapit ko na yung suman at klaseng nabulak na. Ayan nga. Nabulak na yung tubig. Kaya atin akong ilalagay na ang suman. Lalagay natin yung kwan, dandahan, huwag ko natin ihuho. At baka manilabsik. Ayan, nilagay na ho nating lahat. At yung tatakloban na at hihintayin na natin ng isang oras. 1 hour later. Ayan nga po. Kung makaisang oras, kailangan ho nating baligtarin. Ayan ho ang dahilan kung bakit hindi pwedeng i-ribbon yung tali. Kasi pag hinalo ho at nasabit doon sa panghalo, ay manlalagas na yung bubukas na yung manlalagas na. Pero dahan-dahan lang ho yung halo. Ang halo ay ilalagay lang ho natin yung nasa ibabaw sa ilalim at yung nasa ilalim sa ibabaw, para yung nasa ibabaw kanina ang maluto ng ayos para ho mas maganda yung luto nila, mamamarias ang luto. Atin huling tatakloban, maghihintay huli tayo na isang oras para i-check natin kung luto na. Atin ho munang lalagyan uli na konting tubig at maiiga na. Eh, wala pa hong isang oras. Yan. Tama na ho yung tubig na yan. Tapos, tatakloban ho uli natin. Yan. 1 hour later. Isang oras na ho. Ating titignan uli. Ayan, tayo, ganda ng luto. Ayan, pakikita, ipo-focus ko para sa inyo. Ayan, no? Na bulak-bulak pa. Atin lang kung paigay-gahin pa na konti para mas maganda ho lalo ang luto. Habang atin hong iniigay-igay yung tubig, eh atin hong tatanggalan na lang ang gatong. At bahala na ho yung baga sa ilalim ang magiga. Hindi naman ho totally igahin.
Habang pinaigay ho natin na ring tubig na suman, ay tayo naman ay gagawa ng sausawan. Sa isang kawali, maglalagay po kami ng kaunti para hindi mahirap magtunaw. Kasi kung lahat ilalagay, matatagal yung pagtutunaw. Kaya konti na lang muna. Ngayon po, natutunaw na po siya. Okay na po siguro yan. Lagyan na po natin ng gata. Yung isang kilong asukal po ay para sa isang kilong gata. Gata po ng nyog. Yan. After po na malagay yung gata ng nyog, ilalagay na rin po natin yung kasamahan ng isang kilong asukal. Ayan, tutunawin lang ho yung asukal. At pag natunaw ho yung asukal, ating palalapot-lapotin ng kaunti. Pag medyo malapot na ng kaunti, maaari na ho yan. Pwede na ho nating sausawan na suman. Pag ganyan ang bulak, ating pahinahinay ng kaunti ang gasol para hindi bumula ng ganyan. Kapag ganyan na daw ho ang patak, sabi ng nanay, yan daw iluto na. Kaya atin hong titistingin kung talagang maaari na ho yan. Magta-try na ho kami ng isang suman. Ayan po, talagang pagkakalagkait. Yan, yan, maganda, madilaw-dilaw. Dikit na dikit. Ayan pa, sinaid na.
Sayang eh. Tapos, lalagyan na ho natin yan ng kwan. Lalagyan ho natin ng santan. Ang tawag ko sa aming santan. Yan, yung syrup na yan. Yan, oh, sarap. Napapalaway ang mga nanonood. Kaya atin hong ahuni na. At may dumating na kaming bisita. Ayan. Kinamay ko na ho. Ako muna yung matiisin sa init.